Hindi po pala mga kaibigan, 50 katao lamang ang namatay sa sakit na COVID sa Saudi Arabia. Mga kaibigan, ito po ay 107. Tama ba tayo? Hindi ho 50 mga kaibigan. 107 po ang namatay sa coronavirus na hindi naiulat ng ating pong gobyerno sa ating bansa. At yung pong co-warranto petition nitong si Solicitor General Jose Calida ay ibinasura po ng Korte Suprema. Samantala, dito po naman sa kaso ng anak ni Sharon Cuneta, na-identified na daw po ito ng Department of Justice Cybercrime, yung pong kinaroroonan nito pong ng baboy dun po sa anak ni Sharon Cuneta. At sinasabi po ngayon, ito pong sinibak na special advisor ng National Task Force on COVID-19 na si Dr. Anthony Liachon, na ang dahilan po ay politika, mga kaibigan, doon sa unceremonious na pagkakasibak sa kanya sa pwesto. Ito ho namang Bureau of Internal Remedyo, mga kaibigan, ang bubuwisan lamang daw nila yung pong mga major online sellers. Alamin natin mamaya ito kung ano po yung ibig sabihin niyang major online sellers at kung sino-sino po yan. Kung sa bagay po mga kaibigan, tayo'y sanay na lahat ng mga sumasabit dito po sa kasalukuyang administrasyon ay pinagtatanggol pa ni Presidente Duterte, mga kaibigan. Hindi naman na tayo nagtataka kung ito rin ang kanyang sinasabi sa kaso nitong Secretary Francisco Duque III. Bukod pa ho sa sabit ito, mga kaibigan, kaibigan daw pala, BFF ni Presidente Duterte, yun daw kapatid na abogado nitong si Duque. Si Duque na BFF din naman ni Roque. Magandang title yun, pwede sila magkaroon ng show sa TV. Pagka nagkataong nasakmal na yung ABS-CBN, pwede tayong gumawa ng show na ang pamagat Roque and Duque. At meron din ho palang nagpatiwakal, mga kaibigan, sa bansang Kuwait. Isang OFW ang nagpakamatay sa pamamagitan po ng pagbigti sa sarili. Hindi pa ho alam kung anong dahilan nito, mga kaibigan. Wala naman siya siguro sulat na naiwan dahil ito ho'y napabalita sa kumakalat na video na kuha noong pong mga kababayan din natin na OFW sa bansang Kuwait. Yan po ang ilan sa mga pag-uusapan at ibabalita namin sa inyo, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi dito po sa Liberty Radio. Tayo po ay live streaming sa FB at sa gawing kanan po sa mga nanonood sa atin ng ating live stream sa FB, meron po tayong chat room, maaari kayong mag-type ng mga reaksyon ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At pinagpapauna na natin, mamaya din babanggitin natin to. Siyempre, maging civilized tayong mga tao kasi tayo, itong ating palatuntunan ay humihimok sa ating mga kapwa na gumagamit po ng tinatawag na social media, na maging responsable tayo sa paggamit at hindi natin pwedeng tularan yung pong mga salot na ating pong pinagbababanatan
sa maling paggamit nila ng social media. Kaya dapat po eh maging sibilisado tayo ho, kumpara sa kanila. Huwag tayo magtaguyod dito ng away-away sapagkat yun ang gustong mangyari nila. Yun tayo'y mismo'y dito, magka-away-away tayo, ha, magka-kontra-kontra tayo para hindi magkaisa ang mga Pilipino. Ganun yun eh. Mas gusto ho yun ng mga, lalo na ng mga, ano ho, yung mga tuta ng China dito sa Pilipinas at ng China. Eh meron pa nga akong napanood na video kanina, mga OFW nakasakay yata sa barko, ha, na nandoon sa China. Ang hindi na yata lumalamon, mga kaibigan. At ang iniinom pa yata ng tubig, may kalawang. Anyari sa OFW natin, kala ko ba pangako nila, wala na nga alis na OFW dahil may trabaho na rito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, eto nga ho, merong ano ha, hindi pa identify dito, pero kanina ay napanood natin yung video, may nagpadala sa atin, siguro OFW rin, sa Middle East, mga kaibigan, na may isang Pilipino, habang nagbibideo ito, eh, ang natuklasang nakasabit sa kisame, mga kaibigan, nakasabit yung leeg. Dahil sa ito'y nagpatiwakal. Pero wala namang detalye kung sino itong Pilipinong ito. May binabanggit na pangalan, pero first name lang eh. Daming ganong pangalan eh, di ba? At hindi rin ho lalo alam at walang detalye kung itong OFW na ito ay o ang naging sanhi ng pagpapakamatay nitong OFW na ito ay anong dahilan. Yun, wala ho yun. Yung detalye tungkol doon. Siguro naman, eh kahit papano, hindi man ho yan ibalita ng mga tamad, mga inutil, mga walang silbi, ha, na mga opisyal sa ating mga embahada at mga konsulada sa Middle East, mga kaibigan, lalabas at lalabas din yan kung sino yan, taong yan, yung OFW na yan. At kung ano ang naging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Ngayon, eto ho, isang ulat ang nabasa natin. Ito'y periodiko dun sa Saudi Arabia mismo. Sinasabi ho dito na 107 ang OFW, Overseas Filipino Workers, ang namatay dahil po sa COVID-19 at kilala rin sa sakit na China virus, mga kaibigan, sa Saudi Arabia po. At sila ay ililibing doon sa Saudi Arabia. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi lang tayo nag-uusisa doon sa kakilala natin na yung kapatid eh namatay din sa Saudi Arabia. Kamakailan lang ito. Ito lang buwan na ito eh. Kilala natin yung tao eh. Doon sa Saudi at hindi rin maiuwi yung bangkay niya. Kasama siya sa 353 Pilipino sa Saudi Arabia ang hindi madispatcha yung kanilang mga labi
o bangkay, ha, na dito sa 353, 107 po dito ang namatay sa coronavirus. Bakit ho natin ine-emphasize itong number nung namatay at nung namatay din sa COVID? Sapagkat ang ulat po nitong nitong gobyerno, unang nagsalita dyan itong si Bello, di ba? Ng Department of Lagay and Extortion, Dole. Ang sabi niya ho, 50 doon sa mga ang namatay na Pilipino sa Saudi Arabia na nandun yung bangkay ngayon, na ang kinamatay nila China virus, mga kaibigan. Sinasabi po sa report ng pahayagan na lumabas sa Saudi Arabia, hindi ho 50, 107. At kaya natin ine-emphasize yan para yan ang ebidensya mismo, isa sa mga ebidensya sa mga natumutugma, sa mga pahayag na ginawa ni Dr. Tony Liachon, yung pong unceremoniously ay sinibak nila sa pwesto sa IATF bilang special advisor, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi po sa balitang ito, 353 yung pong patay at 107 ay sa coronavirus. Samantala, yung 246 naman na hindi namatay sa sakit na coronavirus, ha? O 207 ang hindi, ibang dahilan ang ikinamatay. Oh, mga kaibigan, ang sabi ho nitong ambassador nating inutil at hindi maaasahan, ewan natin, tinan mo, sa panahon nila Marcos, si Bakyan. Diba? Alam na alam mo na eh. Kung sa panahon tayo nila Marcos, nila Cory, lalahating ko na. Maliban dito sa kasalukuyang administrasyon, isama na natin yung mandarambong na si Erap, mga kaibigan. Tanggal na sa pwesto yung mga yan. Hindi ba? Hindi lang yan. Lahat ng nasa gobyerno, pwede mo na sibakin eh. Dahil sa nangyaring ito sa pandemic, mga kaibigan, base sa mga isiniwalat, ibinulgar, ha, nitong si Dr. Liachon. Oh, ang sabi ba naman itong ambassador, ngayon niya na lang sinasabi ito, papano nagsalita yung hari, hindi ho ba? At pinagsabihan ang ating gobyerno. Hoy! Ito katumbas eh. Hoy kayo! Iuwi nyo na yung mga bangkay ng kababayan ninyo sa Pilipinas. Oh, di ba? Baka bumaho kami rito sa Saudi Arabia. Wag kayong gumawa ng tusino rito. Kung may bala kayong gawin tusino, ito mga Pilipinong kababayan ninyo. Talagang wala kayong kwentang tao na mga nasa gobyerno. Ha? Lahat na lang ng magiging paghamak sa mga Pilipino. Kaya tayo tinatrato na parang mga animal sa ibang bansa. Yan po ay dahil nakikita mismo ng mga gobyerno, yung mga host country na nagpapapasok ng OFW, mga kaibigan. Nakikita nila mismo kung paano ang pagtratong ginagawa ng ating gobyerno. Doon pa lang
sa mga bansa na kinaroroonan ng ating mga OFW, ramdam na nila. Ano yung mga yon? Mga manhid. Para hindi nila malaman kung anong kagaguhan, anong klaseng kagaguhan ang ginagawang pagtrato ng mga nakatalaga sa ating mga embahada at mga konsulada sa ibang bansa. Ang sabi nitong inutil na dapat ay masibak, mga kaibigan, eh, hindi sisibakin ito, gumagawa ng katarantaduan eh. Nakarinig ka ba na dito sa gobyernong ito eh, kumuha ng hindi, ng matino, kumuha sila ng matinong tao? Wala eh. Puro malalansa yung nilagay eh. Yung pinakahuli nga, yung John Bertis, di ba? Na ika nga po eh, ilang beses na sumabit. Yung recruiter na nagwala rin sa, yung party list, representative, na nagwala sa airport. Akalain mo eh, ibinalik sa, binigyan ng pwesto sa gobyerno. Magtaka tayo pag nakapag-appoint sila ng matinong tao sa gobyerno. Oh, ayan na naman. Meron na naman silang in-appoint. Mga kaibigan, hindi naman doktor, pinamahala na naman sa COVID. Inatasan daw niya, mga kaibigan, ni Presidente Duterte, ito si Roy Simato, in general, problem este sa DNR ito eh, di ba? Oh, dati itong sip-sip of staff eh, ng Armed Forces of the Philippines eh, mga kaibigan eh. So ngayon, ito po ay itinalaga na naman overseeing daw yung COVID pandemic doon sa Cebu. Eh, ano gagawin niya? Doktor ba yan? Ang dami nga nagtatanong eh. Bakit nyo nilagay yan? Ano ba ang nalalaman niya sa sakit? Ha? Doktor ba yan? Eh, sagot ko na lang, eh, hindi ho yan doktor, pero yan marami ng dinoktor. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At sa pagkakaalam nga nating lahat, mga kaibigan, eh binibigyan lamang ang Pilipinas ng 72 oras, 72 hours para ilikas mula doon sa Saudi Arabia lahat ng bangkay na Pilipino. Ha? At ibalik dito sa Pilipinas. Otherwise, eh, doon na malilibing itong mga taong ito na hindi alam ng pamilya nila kung kasama doon. Ha? Yung kanilang mahal sa buhay na nagpunta sa Middle East para magtrabaho, mga kaibigan. Wala nakakaalam eh. Kung hindi nagalit yung hari, hindi natin malalaman na may kababayan tayong sandamakmak palang bangkay doon. O ngayon, sabi nitong walang kakwenta-kwenta na ambassador natin sa Saudi Arabia, eh ano raw, itong IATF natin, o dito sa atin, hindi naman atin ito eh, dito sa atin, nagsalita na yun daw may mga sakit na corona na ang ikinamatay coronavirus o related sa corona, eh, kailangan daw doon na ilibing sa Saudi Arabia. Oh, sabi pa nitong si Alonto, inaatasan ng Saudi authorities ng gobyerno, ha, sila na yung mga labi na namatay sa corona, ayun, yung pala yun, yung ilibing na ron, eh karamihan doon eh hindi naman daw
corona virus ang ikinamatay. Dahilan daw sa natural causes. Nakapagtataka naman, paano dumami ng ganyang karami patay doon? Kailan pa namatay yan? Bakit hindi sinasabi nitong damohong ito, ha, na ambassador doon? At saka nitong mga government officials dito, especially ang Department of Lagay and Extortion, at saka itong mga attached agency niyan, at ang Department of Foreign Affairs. Bakit wala silang sinasabi, mga kaibigan, na detalye? Bakit tayo, unang-unang tanong, bakit tayo nagkaroon, itabi muna natin yung may namatay sa ba? Sinasabing COVID-19 related ang pagkamatay. Ito muna ang iba na mahigit kulang-kulang sa 300, mga kaibigan. Paano tayo nagkaroon ng ganyang karaming namatay na Pilipino ron? Ha? At ano ang dahilan ng kanilang mga ikinamatay at simula kailan? Bakit walang ganun? Anak ka ng mga kaibigan, anak ka ng poo. Anak ka ng poo. Anak ka ng poo. Ayan ho eh. Talagang magagaya tayo kay Lea Salonga, mapapamura ka talaga eh. Isipin mo, ang patay natin doon eh. Ilan? 300? 53? Kailan namatay itong mga to? Hindi ba? Di ba tungkulin nila yun na ipaalam sa atin? Lalo na sa mga kamag-anak. Eh di ba, may mga insidente. Ito nga eh, para lang masabing may ginagawa yung mga yan, yung ating mga kinatawan dun sa embassy, tsaka sa consulate. Pag kami namamatay, kunyari may ginagawa sila. Isa lang yun ha. Eh si, mantakin mo ito, ilan ito? 350 mahigit. Itong patay na ito. Ha? Kung hindi pa ho nagsalita yung hari, hindi natin malalaman. At ni yung pamilya, hindi alam siguro nito, di ba? Isipin ninyo yan. Kailan ito namatay? Yun ang importante. At ano kinamatay? Eh, alam naman ninyo, baka ikinamatay niyan eh, yung hindi related sa corona, na mahigit 200, baka ang ikinamatay niya na inip. Ha? Nangawit sa kakahintay sa pangako ni Presidente Duterte na after 3 years, eh, hindi na sila no, aalis ng bansa. Ha? At dito marami ng trabaho. Di ba? Yan ang pinagyayabang. Nainip siguro dun eh. Nangawit eh. Kasi ito yung magsasalita, puro daldal lang eh. Wala naman nagkatotoo sa sinabi eh. Ni isa. Galit ako sa corruption. I hate drugs. Natigil ba lahat yan? Mga kaibigan, nabawasan ba? Ba'y lalong lumala eh. Kita ninyo nga, ito na, meron ng pandemic. Nagagawa pa yung, nawawala pa yung mga pera. Mantakinin nyo yan. Oh, yung walang pandemic, dumaming corruption dito. Mga kaibigan, imposible lang makabangon eh. Yung natitirang 3 taon, isipin mo, imposible na rin magamot pa yan, yung corruption na lang. Alam nyo kung bakit? Matagal ko nang sinasabi. Ang pinakapangunahing problema na lahat ng problema pwede mong malutas kung yung
pangunahing problema ang una mong lulutasin. Ano yun? Corruption. Yan droga, susunod yan eh. Pagka nalipol mo yung corruption dito, eh paano mong malilipol ang corruption dito? Hindi pa naiimbestigan, absuelto na. Kiniklear na. Baya, hindi totoohan niya yan. Siya lang nagsasabi nun, mga kaibigan. Samantalang ako, tanda ko sa panahon ni Marcos, kahit ganun ha, inaakusahan si Marcos ng kung ano-anong katiwalian. Ako, tanda ko. Pagka noon na-expose ka sa corruption, na-dyaryo ka tungkol sa corruption, ha, mga kaibigan, buntot mo, hila mo kay Marcos. Natatandaan ko si Jolly Benitez. Naging minister ng ano, ng human settlement. Kasi nasa media na tayo noon. Sumabit yan eh. Sa anomalye. Di binabanatan siya. Eh, nandun yata kami sa Malacanang dahil may meeting ng mga, nagpatawag ng meeting ng mga broadcaster si First Lady, si dating First Lady Imelda Marcos. Eh, bago yung meeting, nakita namin dun si, ano, si Jolly Benitez. Ito, tandang-tanda ko, ha, mga kaibigan. Sino yung Jolly Benitez? Mga kaibigan, ang minister ng human settlement, si Mrs. Marcos, yan ang deputy niya. Very close yan kay First Lady. At alam naman ninyo, sa panahon ni Presidente Marcos, pagka ikaw ay identified na tao at malapit kay dating unang ginang Imelda Marcos, ba eh, mahirap kang masibak sa pwesto. Yan ha. O, isang araw, nandoon kami. Habang naghihintay kami ng oras, syempre may scheduling yan. Ang daming tao ron eh. Nakikita ko pa nga doon yung ano eh. Yung ambassador ng Amerika, no, si Bosworth. Yun ang ambassador dito sa Pilipinas. O, mga kaibigan. Ultimong yun, pinaghihintay ni Marcos yun. Kaya galit kay Marcos yun eh. Mga kaibigan, si Stephen Bosworth, yung ambassador na yun. Oh, paano? Eh, itinatrato sila na pareho sa iba. Pinaghihintay. Ha? Kung sino yung una sa listahan, yun ang ine-entertain, o kaya yung mas importante. Oh, nakita namin doon si Juan, si Jolly Benitez. Alam nyo, sabi ni First Lady, narinig namin, you fight back. Oh, pero ganun pa man, natanggal din eh, si Jolly Benitez eh, dahil sa katiwalian. Dito iba eh. Magsabi kayo dito na sumabit sa anomalya, mga kaibigan, na hinayaang maging malaya ang imbestigasyon. Wala. Katunayan, walang natuloy imbestigasyon sa bunganga. Pero natuloy, wala. Simulan mo dun sa kaso ng iskandalong malaki dun sa Department of Tourism. Yun ba ini-expect mo, paniwalaan pa kayo? Ha? Ito ngayon kay Duque, inaasahan nyo, paniwalaan pa kayo sa na ikakampanya ninyo ang pagsugpo sa katiwalian? Sino maniniwala sa inyo? Ano sabi raw ni Presidente Duterte? Handa niya raw ano ha? Isakripisyo ang kanyang ano raw? May sinabi, mga kaibigan eh, itataya ko ang reputasyon ko. Nako. Alam niyo, pag sinabing reputasyon,
Sa Amerika, kasi nung napunta ako Amerika, alam niyo naman, ang alam nating reputation, yung meron kang reputation, di ba, na maganda. Eh doon pala sa Amerika, pag sinabing meron kang reputation, masama yun. Ha? Oh, mga kaibigan, eh tataya niya raw yung kanyang reputasyon kay Duque. At walang pagnanakaw na nangyari. Mga kaibigan, walang pagnanakaw na wala yung pera. Eh dito, yun ang laging kaso rito sa Pilipinas. Bagay, hindi lang naman ngayon, pero grabe ngayon. Eh yung iba, umusad eh. At least sa panahon ni Panot eh, merong mga kwan eh, nakasuhan, ha, nakulong ang mga senador, mga kaibigan, dahil sa pork barrel. Dito wala eh. Ha? Mga kaibigan, at yung sinasabi niyang itataya ko reputasyon ko at walang pagnanakaw na nangyari, yan din ang sinabi niya eh. Sa ibang pagkakataon eh. Kakambal din ito eh. Yung sinabi niya eh. Di ba? Hindi ako maniwala. Mga ganyan. May peraan niya yan eh. Ha? Kaya raw siya hindi naniniwala. Hindi niya magagawa yan. Sabi raw ni Presidente Duterte. Yan kasi mayaman siya. Eh yun na nga problema eh. Sino ba rito sa Pilipinas ang mayaman? Tinuturkoy ko ha, yung mga ganyan, yung mga oligarch, yung mga malalaking negosyante. Oh, sama mo na. Number one sa listahan, yung Meralco. Ha? Lahat yan. Oh, lahat ng mga nasa pwesto. Mga kaibigan. Ha? Sino ba dyan sa mga mayayaman na yan ang hindi suwapang, ang merong kabusugan? Aber? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ito mga kaibigan ha, balikan natin yung mga OFW, kawawa naman itong mga taong ito. Sama na natin yung isang nagpatiwakal sa Kuwait, kaya natin ito pinag-uusapan. Walang balita eh. Bakit dumami? Halimbawa, pagpalagay mo, itong bilang na ito, marami dito eh, namatay, natural cause of death. Pero kailangan din maibalita yan, di ba? Pero hindi natin nabalitaan. Pero tignan ninyo ha, pag may isang pinatay, kailangan yung sensational lang kaso eh, para malaman nating may namatay eh. Ganun ba dapat yun? Halimbawa may ginahasa, halimbawa, di ba? Katulad nung nangyari sa Kuwait. Yung inilagay sa freezer, 1 taon bago natuklasan, di ba? Oh, mga kaibigan, eh, ano dahilan ng... Wala kasing ano eh, walang nagsasabi kung kailan nangyari itong mga ito. Itong kailan namatay si ganon, si ganito, di ba? Bakit natambak yan, patay na yan? Ngayon, natural cause of death. Anong dahilan? Hindi kaya ito nagutom? Siyempre, mag-speculate ka. Kasi ba't ganyang karami? Kailan ito? Baka ito bang panahon ito ng pandemic? Ng lockdown? Namatay? Nangamatay itong mga taong ito? Saan? Sa gutom? Dahil napapanood na nga natin sa video, nagbabiral yung mga kababayan natin na namumulot ng basura dahil wala nang makain, baka sakaling sa basura
eh may mapulot silang pagkain. Mga kaibigan, ano ba kinamatay ng mga taong ito? Hari nawa, ito. Nung bago mag-eleksyon, presidential election, di ba nakatulong ng malaki sa kampanya nitong si Presidente Duterte yung suporta ng mga OFW? Naloko lahat yan eh. Ha? Dito maraming naloko, pero hanggang ngayon ayaw umamin. Takot na takot silang umamin na nagkamali sila ng pagboto. Di ba? Oh. Yung mga OFW, hindi kaya sa tindi ng kahihiyan ang ikinamatay niyan? Ha? Lalo na yung nagpakamatay sa Kuwait, yung nagbigte. Siguro, baka nung eleksyon eh, yan pa nagmumura sa ibang tao eh. Di ba? Talaga nga. At nung tapos na eleksyon, baka lahat ng kalaban sa politika, pinagmumumura pa niyan eh. Yung pala, nung magigipit na sila, dahil wala na silang malamon at hindi sila inaasikaso ng gobyerno natin, hindi nila maamin, ha, na nagkamali sila sa pagboto kay Presidente Duterte at dahil sa matinding kahihiyan, nagpakamatay na lang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tinan ninyo sinasabi pa nitong ambasador doon na si Alonto. Ha? Ano daw, matagal daw ang proseso sa pagpapabalik dito ng mga labi ng mga Pilipinong namatay na hindi naman sa sakit na COVID-19 dahil sa 3 months lockdown. O tingnan ninyo, kung ang sanhi ay 3 months lockdown, kailan mga namatay ito? Mga kaibigan, no, which limited the movement of public, even the flights are very limited from then to now. Eh, hindi na may pinagbabawal doon na sunduin eh. Di ba? Pinagbawal ba? Yung mismong hari nagsabi, eh, iuhin nyo na ito. Kunin nyo na ito, mga patay nyo. Oh, mga kaibigan. At sabi nitong Labor Secretary, meron daw 282 na Pilipino sa Saudi Arabia na ano na, for disposition, in which 50 of them are died because of emerging coronavirus. Doon pa lang eh. Tama si Liatchon eh. Ano yung sinabi ni Liatchon? Ha? Yung kawalan ng ano raw? Yung sense of ano? Walang sense of urgency, mga kaibigan. Eh, pero pagdating sa babae, may ano yan? May sense of urgency yung mga yan. Mga kaibigan. Iba naman pala yun. Ha? Mga kaibigan. Ito nagpapatunay eh, na tama si Liatchon eh. Hindi nila ipinagtatapat yung totoong bilang. O pagpalagay natin, hindi alam nila yung totoong bilang. Ano tawag mo ron? Di ba dereliction of duty yun? Hindi mo ginagampanan ang trabaho mo, kaya hindi mo alam yung eksaktong bilang. I-report mo 50, isa pa itong si Bello, nako, ang dami ng sabit niyan, di ba? Kabago-bago pa lang ng administrasyon. Sumabit agad dyan sa yung uso ngayon sa kuhan, sa Facebook, yung TikTok ba yon? Ito sumabit sa TikTok eh. Mga kaibigan eh.
Oh. 'Di ba? ID. Yung printing ng ID at saka yung sinasabing ine-extort niya yung mga recruitment agency. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang Supreme Court po en banc, ibig sabihin eh, yung buong Supreme Court ito, 15 miyembro en banc. Ngayong araw na ito, eh ibinasura po yung inihain na co-warranto petition nitong si Solicitor General Jose Calida laban sa ABS-CBN Corporation dahilan daw po sa pagiging moot. Wala na eh. Wala nang hinahabol, wala nang ibig sabihin yung kanyang petition na overtaken ito ng pangyayari. Ano yung pangyayari? Ha? Yung ano? Ha? Yung National Telecommunication ha? Ay nag-issue ng cease and desist order at tumigil na ang operation ng ABS-CBN na ang may prangkisa yung pong kanilang radio at television. Pag sinabi mong television, yun yung free TV. Alin-alin ba yung mga free TV na yan? Yun yung mga nasa mababa. Di ba? Na frequency sa channel pag pinihit mo. Di ba? Yan yung free TV. O kung hanggang ano yan, mula sa 1, 2, 3, ano? Ano ba yung mga channel dito? 2, 4, 5, ano pa? 7, 9, di ba? 13, yan. Meron pa yan eh, ibang channel eh. Eh ben, yun ang may prangkisa. Madalit sabi, binasura ng Korte Suprema yung co-warranto petition na inihain niya noong February 10 na di umano ang ABS-CBN Corporation ay lumabag sa dalawa pala eh. ABS-CBN Corporation and Convergence. Yung isa pang kumpanya, Convergence. Nilabag daw yung terms of their franchise. Mga kaibigan. Ha? Pero yung isang kaso, yung petition for temporary restraining order, TRO, ha? Or the total voiding of the NTC cease and desist order, pagpapawalan visa sa inilabas na cease and desist order ng NTC, which is handled by a different justice in charge, meaning that the shutdown is still in effect. Eh bueno, siyempre, balita na ito ngayon, bukas lalabas ito sa periodiko. Kanina pa lang eh, kumakalat na yan sa social media, yung decision ng Korte Suprema. Sa news ha, hindi yung decision per se, kundi yung sinulat na sa news, sa pamamagitan ng news, pero nandun yung mga caption-caption. Katulad nitong binabasa natin ngayon. Siyempre, yung mga ika nga against sa pagsasara ng ABS-CBN, siyempre matutuwa. Ano man ang dahilan kung bakit sila against sa pagsasara ng ABS-CBN,
eh, matutuwa kay ano pa man ang kadahilanan nila. Halimbawa, artista ka, siyempre matutuwa ka ron. Kasi apektado ka eh. Mawawalan ka ng trabaho. O kaya eh, mga empleyado, ganyan, di ba? Maraming dahilan. At ang publiko, lalo-lalo na, na hindi naniniwala na may paglabag sa prangkisa itong ABS-CBN. Di ba? Bakit hindi maniniwala ang publiko? Bakit merong hindi naniniwala? Yung iba naman kasi, kunyari naniniwala, hindi naman pala naiintindihan. Yan ang hirap dito eh, sa Pilipinas. Merong pabor na isara ABS-CBN, nakikisigawan, dami. Maingay yan, pero konti lang yan. Oh. Pero tanungin mo, ano dahilan? Hindi nila alam. Kasi hindi nila naiintindihan yung franchise. Yung batas tungkol sa franchise. Basta lang, kung ano yung masagap nila sinabi ni ganun, akala nila, eh, yun na yung ibig sabihin na totoo. Ha? Pero alam nila, gusto lang nila ipasara yan. Kasi galit si Tatay Digong. Di ba? Pag galit si Tatay Digong, parang mga asong ano yan. Tataho lang kanyan. Ha? Yun yan eh. Mga kaibigan, troll eh. Ngayon, dito ho, siyempre matutuwa ka. Pero, tandaan nyo, may naiwang kaso. Ha? Eh, ano ibig natin sabihin dito? Eh, para sa akin, huwag muna kayong matuwa sa mga natuwa. Kasi hindi ganyan gumagalaw ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema, very controversial itong isyung ito, mainit na kaso ito, itong ABS-CBN, eh, ang matatalinong opinion dyan, at maging sila, tanongin mo yan mga yan, wala namang violation sa franchise. Eh. Maliban kung maggagawa sila ng ruling, iaayon nila. Siyempre, yung ruling nila, alam niyo na, ilan ba yung, bilangin nyo nga ang appointee ng kasalukuyang administrasyon, overwhelming majority niyang justices sa Korte Suprema, appointed eh, ngayong administration na to eh. Ngayon, pero sa totohanan na, ako hindi ako abogado eh. Pero nasa broadcast industry tayo matagal, mga kaibigan. Marami tayong alam na paglabag. Pero isa man sa paglabag sa prangkisa, yun ang issue, paglabag sa prangkisa, wala pa silang naipipresente na paglabag sa prangkisa. Wala. Anong, sige nga, anong rules sa prangkisa o mga batas na nakapaloob sa franchise law ang nilabag? Di ba wala? Kaya ang naririnig natin sa investigasyon ng Kongreso, walang kaugnayan sa prangkisa. Halimbawa, hindi raw nagbabayad ng buwis. Tax case yun, di ba? Hindi yung kasama sa batas ng prangkisa. Binayulate daw yung corporation law eh. O edi sa SEC yun. Di ba? Hindi mo pwedeng ihalo yun sa franchise issue. Meron pa ngang naglilitawan, di ba? Datihan niya ako riyan, yung pala tinanggal. Ilan yung tinanggal dyan? Nagsasalita dati dyan. Tinanggal ako dyan. Di may galit ka. Ngayon, yung galit mo, walang pakialam doon sa franchise eh. Yung pagkatanggal sa'yo, hindi rin violation ng franchise yun. Mga kaibigan, ha? Yung pagkatanggal, may kaugnayan yun sa labor.
kung employee ka. At illegal ang pagkatanggal sa'yo. Di ba? O, mga kaibigan. Ganun yun eh. Ba't mo'y sasama dyan? Kaya nga sabi ko, buti na lang ako, ito si Lopez, eh hindi umiihi sa karsada ito. Ha? Kasi kung ito, napaulat sa, na-blatter ito sa police, hinuli siya kasi, o sinita siya kasi, umiihi siya sa karsada, eh bawal kasi umiihi sa karsada, di ba? Kung nagkataon pala, pati yung gagamitin nilang sa investigasyon para dun sa prangkisa. Oh, di ba? Ibig sabihin, walang kaugnayan. Pero, tandaan ninyo, hindi ganyan maglaro ang Korte Suprema. Bibigyan ko kayo na example. Ha? May naiiwang kaso pa eh. Nakakatiyak ba kayo na pati yun eh. Hindi, Juan, hindi papabura ng Korte Suprema. Huwag kayong mabilis umasa. Alam nyo, dito sa panahon natin ngayon, ang pag-asa rito, nasa Quezon City lang. Pero sa Korte Suprema, wala. Hindi kayo nakakasiguro. Oh, ito ah. Ganito maglaro Korte Suprema kasi controversial ito eh. O eh, sino ba nagsabing haharangin ng prangkisa ng ABS-CBN? Di ba si Presidente Duterte mismo? Kahit ilang beses siyang tinanong, sinabi niya yan na ako mismo haharang dyan. Kaya, ang daming nagsisipsip sa Kongreso, sa kanya, para makapagpakita ng katapatan sa kanya. Yung bang pagsisipsip na yon hindi magagawa ng mga maestrado ng Korte Suprema? Yun ang tanong ko sa inyo. Kung may nagsisipsip sa Kongreso, wala namang utang na loob kay Presidente Duterte, eh paano itong mga may utang na loob na na-appoint sa Korte Suprema? Hindi ba yan magpapakita ng katapatan bilang pagtanaw ng utang na loob doon sa pagkaka-appoint sa kanila sa Korte Suprema? Totally ba, maaasahan ba natin na hindi maapektuhan yung kanilang desisyon sa utang na loob? Yan ang tanong ko. Kaya kayo, hindi basta-bastang magtatatalo na kayo, nanalo. Eh, dyan sa unang kaso. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kaya ako, hindi ako ganap na may tiwala dyan eh, sa Korte Suprema. Hindi naman sa ano ah. Marami na hong pagkakataon kasi. Oh, halimbawa, di ba si Sereno, tinanggal nila dyan sa Korte Suprema? Eh, nandyan pa yung mga bumoto labang kay Sereno, di ba? Para mapatalsik sa pwesto. Ano ginamit? Co-warranto rin eh. Eh, nagtataka nga ako dito kay Kalida. Nag-aaral na ang batas, di ba? Bakit ang alam lang nito, co-warranto? Wala na bang iba? Di ka ba nagsasawa dyan? Masyado mo nang ginasgas yung co-warranto na yan. Ha? Kung makapagsasalita lang yung co-warranto, baka murahin ka niyan eh. Masyado mo kaming inaabuso eh. Ginagamit mo na kami. Ginagahasa mo na kami. Baka sabihin niya yan, di ba? Ni co-warranto, mga kaibigan. Nagtataka ko, yan lang ba na pag-aralan niya sa batas, co-warranto? Di ba kayo nahihiya? Gasgas na gasgas. E tingin ko mukhang napahiya yung Korte Suprema sa co-warranto. Di ba yan yung sinasabi na, wala ka na ba ibang alam na kaso? Ha? Na ikakaso kundi co-warranto, co-warranto. Ha? Wala bang co-warrantin? Co-warrantin ngayon eh. Di ba? Oh. Eh pero may issue sa kanya, co-warranto. Eh, este, ano? Ano ba yun? Eh, say back. Mga kaibigan, oh, ngayon,
Eto ho eh. Panahon ni Erap, may kaso si Erap dyan eh. Diba? Yung disqualification case, natatandaan ninyo. Nung tumakbo siyang mayor sa Maynila, ibinitin ng Supreme Court yun. Bakit? Nag-antay eh. Alam nyo, yung mga masasamang batas na nagawa ng Korte Suprema sa kaso ni Erap. Nung panahon na si Erap pinailan ng disqualification case sapagkat hindi na siya eligible na tumakbo sa kahit anong pwesto . Bakit? Convicted siya of a crime involving moral torpitude. Ha? Sa batas, pag ikaw ay nahatulan sa anumang kaso na merong kinalaman sa tinatawag na moral torpitude, ha? Na merong hatol na 1 taon pataas na pagkabilanggo, nawawala na sa iyo, automatic, ha? Ang karapatan mo, inaalis na sa iyo ang karapatan mo. Ano yun? Accessory penalty yun na hindi ka na pwedeng kumandidato. Oh, mga kaibigan, convicted plunderer si Erap, di ba? Ngayon, nung nakapending yung kaso, 2013 election yan, magtete 2013 election, akalain ninyo, biniti ng Korte Suprema kahit merong urgency yung kaso. Bakit? Mag-i-election eh. Di ba? Bakit mo ibibiti ng desisyon dyan? Oh. Di magkakaletsi-letsi yan. Matatapos ang eleksyon. Tsaka mo lang ilalabas ang pasya. Lalo na pumabor pa kay Erap ang pasya. Eto yan. Nung panahong yon na nakahain ang petisyon, disqualification case labang kay Erap Estrada, meron ding kaso na nakahain labang kay anak ni George Estregan, kay ER Ejercito, kay Asyong Salonga II. Mga kaibigan, di ba, naging governor yan ng Laguna, disqualified dyan sa COMELEC. Dinisisyonan siya ay hindi na maaring makatakbo. Dinisqualify siya. Tumakbo ngayon siya sa Korte Suprema. Nagkasabay yung kaso nila ni Erap doon. Ito ha, tingnan ninyo. Ano ginawa ng Korte Suprema? Ha? Dinisisyonan yung kaso ni ER Ejercito. At ibinitin yung kay Erap. Yung KER Ejercito, inapirm, kinatigan ng Korte Suprema ang kaso labang kay ER Ejercito. Pamangkin ni Erap ito di ba? Para lang sa ganun, maisip ng tao na delikado si Erap, di ba? At mga kaibigan, para yung pagpabor ng Korte Suprema sa gagawin nilang pagpabor, kasi siguro mga buwan, ilang buwan, pagkatapos na isampa ang disqualification case sa Supreme Court labang kay Erap Estrada, marami ng balitang naglalabasan tungkol sa ganyan. Ha? Sa ganito. Ha? Anomalya na. May irregularidad na. Katunayan niya, hindi nilabas ng Korte Suprema kagad eh. Para na sa ganon, before election, di ba, kung
Kakatigan si Erap o hindi? Nag-antay. Nagkaroon ng, ewan ko kung magkano, ano nangyari? Alam ni Chudorte yan eh. Oh, yung abogado ng Rappler, di ba? Ngayon, eto, ginagawa yan eh. Para bihisan ng kredibilidad yung mas malaking kaso na mapapaboran sa desisyon ng Korte Suprema. Isasacrifice yung isa para yung susunod na gagawin desisyon. E bihisan nila ng credibility at maging kapanipaniwala at katanggap-tanggap na desisyon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, ito sabi nung isang sumusubaybay sa atin, si Al Angeles o Ali Angeles. Sabi niya, palit ulo daw yung ganon. Oh, yun ang termino yata ngayon eh. Ng mga ngayon, yung tawag nila sa ganon, palit ulo. Oh, pero, yung mga kaedad natin, hindi naman naintindihan yung palit ulo na yan eh. Di ba? Kasi masanay tayo na ipapaliwanag yan. Oh, na mas maliwanag. Para maging credible yung isa nilang gagawing isang desisyon na kahindik-hindik. Para maging kapanipaniwala yun, gagawa muna sila ng kumot na ipantatakip nila ron. Yun eh, mga kaibigan eh. Ha? So, wag muna tayo magsaya. Kasi in the end eh, pagka napagsabihan niya mga yan, sino ang kokontra dyan? Di ba? Bakit? Pagka ba sila sinabihan eh, in public ba gagawin yun? Siyempre, sikreto yun. Di ba? Ilan lang sila nakakaalam doon. Ganun yun eh, mga kaibigan eh. So, marami pang pwede mangyari dyan. Pero, ang mga palatandaan lang, siyempre, nung una pa, sinasabi na, haharangin. Again siya sa renewal. Sino nagsabi nun? Ba si Presidente Duterte mismo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang DOJ naman, itong Department of Justice, kanila na raw natuntun ang lokasyon o kinaroroonan nung taong nagbanta kay Frankie Pangilinan, anak ni ni Megastar Sharon Cuneta at ni Kiko Pangilinan, senador. Mga kaibigan, yun daw cybercrime office ng Department of Justice ay nasiguro na nila ang identity o pagkakakilanlan at ang kinaroroonan ng taong di umano ay nanakot kay Frankie Pangilinan. Yan ang sabi po nung undersecretary ng DOJ. At kanila na raw hiniling sa Facebook. Facebook, yung mismong Facebook na i-preserve
yung mga laman ng account ha na ginamit. Pending ho yung paghahain ng reklamo ni ng pamilya ni Sharon. Oh. Should the complaint be filed? Oh, kapag ka daw na-file ang reklamo, law enforcers may apply. Pwede raw mag-apply ang mga alagad ng batas ng warrant to disclose computer data. Oh, para magkaroon sila ng access doon sa computer data. And the request for extradition. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. If warranted, may be made. Ang problema ho, kung aasa tayo sa extradition treaty, ewan ko, ilan na ba ang sa kasaysayan po na nagkaroon tayo ng extradition treaty sa mga bansa? Halimbawa, katulad ng kung ito'y taga United Kingdom, nakabase nga ron, eh kailan pa umiral yung ating extradition treaty sa UK at sa ibang mga bansa? At ang tanong, nasubok na ba natin? Meron na ba tayong proceedings na tayo ay nakapagpa-extradite ng isang tao ha sa ibang bansa pabalik dito sa Pilipinas para harapin yung kaso laban sa kanila? Yan ho yun eh. Yan ang tanong natin, nagamit na ba yan? At kung nagamit na yan, kaya nagamit na yan, kaya hindi nagamit yan. Ito tamang pagkakataon eh. Para ipaliwanag nyo yan eh. Gano'ng katagal ba? At papaano ba ang proseso sa ilalim ng extradition? Kailangan ba na mapapa-extradite mo ba yan kung nag-file pa lang ng complaint? O kaya eh, o kinakailangan ito'y makarating o maisampa hanggang sa usgado bago siya ma-extradite dito sa Pilipinas? Wala nakakaintindi niyan. Hanggang ngayon nga, puro mangmang eh, sa extradition eh. Ang dami. Lalo na yung mga membro ni Bad Eli Cuyucot Soriano, mga kaibigan. Bakit? Ang kukulit niyan. Ha? Parang mga ano yan eh, yung mga troll, yun ang utak niyan eh. Si Eliseo Soriano, eh kung talaga raw wanted, eh ba't hindi hulihin daw sa Brazil? O kita ninyo, kundi mga bobo, di ba? Paano hindi nila alam? Oh, na itong Pilipinas, walang extradition treaty sa Brazil. Kaya nga, doon nagtago yung hinduropot na yan. Na si Bad Eli Cuyucot Soriano, dahil wanted sa dalawang kasong rape dito sa Pilipinas. Ngayon, yun o paliwanag nyo. Sa mga bansa na meron tayong extradition treaty dito sa kasong ito, ha? Halimbawa, nag-file na ng complaint sa Department of Justice. Ito si si Sharon Cuneta. Oh, yung ba pwede nang pagbasihan para umusad yung extradition treaty at gaano katagal yan? Ano ba ang requirement para ang isang tao ay mapabalik mo rito mula sa bansa na meron tayong extradition treaty
na tinatawag. Hindi mo ba? Oh, eh sila nagbanggit niyan eh. Kaya ang sabi ko nga kahapon, walang pinakamagandang mas mabilis na gagawin si Sharon Cuneta, kundi sumulat ka mismo directly sa United Kingdom government. Mayroong personality yung asawa mo bilang isang senador para siya makasulat sa mga opisyal ng United Kingdom upang ipabatid ang ginawa nitong taong ito. Sa pagkakaalam ko, ayaw nila ng mga ganyan eh. Galit sila sa ganyan eh. Kahit pa sabihin mong itong ginawang kawalang hiyaan dun sa anak ni Sharon, eh hindi sakop ng tinatawag na human rights violation, halimbawa, o hindi siya sakop. Eh di ba meron tayong anti-bullying? Di ba? Oh, mga kaibigan, mga batas yan. Oh, mga kaibigan, yung violence against women and children. Oh. Eh siguro naman eh, mas mapapabilis yan kung ganun ang gagawin. Tuloy ko lang ang basa ha, dito sa kasong ito. Base daw sa kumalat sa social media, the offensive online message, yun daw offensive na mensahe, eh natuntun ito sa pangalang Soli Alcos or Sanico, who is based in the United Kingdom. Oh. Nung tinanong po kung ito ring taong ito ay ito rin yung natuntun ng DOJ Cybercrime Office. Sabi nung DOJ, wala pa raw silang natatanggap na report mula sa kampo ni Sharon, Sus Mar Yosef. Meanwhile, eh ito nga eh, napakahirap nito eh. Ang daming biktimang ganito. Baka akala ninyo, kamukha nung kay Sharon, meron pa dyan, mas masasahol pa na kaso. Hindi sila makapag-file ng complaint eh. Kasi hindi ka naman agad entertainin eh. Mga kaibigan eh. Kaya lang ine-entertain si Sharon dito, una, asawa ng senador yan. Anak ng senador yung biktima rito. At sinabi rin ni Sharon na magkakilala sila ni Guevara way back 1992 pa. O, paano kung hindi ka kilala niyan? Pangkaraniwang ka lang na binababoy ka, ganyan. Kung yun nga kay Juan, Vice President Lenny Robredo, grabe. Mga kaibigan, hayop na hayop ang dating nung paglapastangan kay Vice President Lenny Robredo na isang babae. Lintik po yung pambababoy na ginawa at ginagawa nila kay Vice President Lenny Robredo. Hindi ba dapat eh, moto proprio? Ba't kailangan ni Vice President Lenny Robredo na kausapin o magsalita siya na kasuhan yan? Ha? Wala bang mga pakiramdam itong Department of Justice? Moto proprio sila e kumilos? Hindi tama yan. In any administration, hindi dapat mangyari yan na basta binababoy. Oh. Ito, tatapating ko kayo, ha. Nung panahon na presidente si FBR, mga kaibigan, meron bumabanat kay ERAP, di ba? Binabanatan si ERAP, official siya ng administrasyon ni ERAP. Hindi ko na sasabihin kung sino.
Pinagtanggol ko pa nga yan eh. Iyang plunderer na yan. Ano sabi ko? Eh baka yun ang naging dahilan. Isipin ninyo. Ano sabi ko? Eh kako, kahit na hindi ka partido yan ni Presidente Ramos, eh wala kayong karapatan na gawin niya lalo na nasa gobyerno kayo. Bakit? Second highest official of the land dyan. Kami pwedeng bumatikos dyan, nasa media kami. Kayo hindi pwede. Nasa gobyerno kayo. Pero mga nasa gobyerno, mga kaibigan, kung lapastanganin si Vice President Lenny Robredo, hindi mo makakain, lalo na yung mga hayop na troll ni Mocha. Siyempre, Mocha yung amo, yung tauhan niya, muchacho yun, di ba? Tsaka muchacha. Mga kaibigan, ganun-ganun lang. Just like that. Ha? Ano yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oo nga pala. Oh, eh mga kaibigan eh. Hindi ho ba? Mali ba ako ron? Kasi dapat issue eh. Eh walang ma-issue. Eh, ito pa. Hindi mga talagang malicious na eh. Malisyosong ano, paninira na eh. Sana kung malicious accusation eh. Hindi ho eh. Malisyosong paninira na. Ito, pinakahuli. Diba may effort si Vice President? Kahit na hindi siya isinasali. Eh, siyempre, public official siya, Vice President siya. Alam nga namang panoorin na lang niya yan. Ito nangyayari sa bansa natin. Siyempre, kung may magagawa ka, kung tayo nga eh, mga karaniwan tao eh, kung alam mong ikaw ay may magagawa para makatulong ka, eh gagawin mo rin, di ba? Eh lalo yung Vice President. Meron daw binigyan, namigay ng pagkain. Eh ginagawa naman nila yun, regularly. Namigay yata ng pagkain para sa mga frontliner sa isang ospital sa Quezon City. Ang tanggapan ni Vice President Lenny Robredo. Akalain mo, nabalitaan nila, ipinagkalat, nalason daw yung mga kumain nun. Sipin mo, hayop, di ho ba? Yan ang trabaho nila. Doon sa mga insecure na ang tingin nila lagi, politika yun. Bakit? Ipinangampanya ba ni Lenny Robredo? Hoy, mamimigay ako! Ha? Hindi naman eh. Kung meron man silang pinapublish sa social media, nakikita mo naman eh. Kung hindi nangyayari na, ha? Eh, nangyari na yung ginawa nila. Katulad halimbawa, parang si Biko Soto, di ba? Biko Soto ng Pasig. Yun ang idol nating mayor. Kasi si Biko Soto, pag sinabi niya, hindi plano. Nandun eh. Ha? I-execute na. O kaya, tapos na. Pag sinabi niyang maglalaan ng pondo, ganito, nakalaan eh. Oh, execution lang. Kasunod na, makalalaman mo na, nangyari na ka. Nangyari na. Kahapon sinabi, ngayon, mangyayari. Yun ang totoo, mga kaibigan. Di ba?
O pero, tingnan ninyo, si Vice President Lenny Robredo, lahat ng ginagawa, binababoy nila. Ano intention? Politika. Yun sila ang gumagawa ng politika. Ha? Ayaw nila na merong gagawa ng totoo. Kaya nakita mo dito, puro hindi totoo nangyayari. Pati yung pagre-report sa datos. O ngayon, pataas na ang bilang. Ba't sino ba nagsabi sa inyo, inutusan ba kayo ng publiko, luwagan ninyo yung quarantine? E di ba tayo nga sa radyo, sinasabi natin, huwag niyong luwagan, ituloy niyo na. Bakit? Hindi naman bumababa eh. Oh, mga kaibigan. At saka huwag niyo na paikot-ikotin, tuloy niyo na yan. Hanggang 2022, alam naman namin ang pakay ninyo eh. Wala nang ano ito, wala na kayo maitatago. Nagsalita na si Dr. Liachon. At ayan, nakita na ninyo sa Saudi Arabia kung gaano karami ang Pilipino na pinagtakba ninyo. Hindi malalaman ng publiko kung hindi nagsalita ang hari ng Saudi Arabia. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano yung sinasabi si... Ito, may sinasabi si Dr. Liachon, mga kaibigan. Ang sabi niya, there are politicians who would actually request for lighter quarantine. Meron daw mga politiko ang humihiling na luwagan yung quarantine. Kahit na yung kanilang scientific data ay hindi naman tama. Meron daw isang probinsya nga na naglalabi, palakasan to be placed under general community quarantine from May 15 to 31. May mga request pa palang ganun. Kaya ang sabi niya politika, matindi. Mga kaibigan, ha? At meron pa siya sinasabi, I was ousted. Tinanggalaan niya ako. I was politicized. Napolitika ako. At the top, sa taas. And nobody defended me that much. Walang dumepensa sa kanya. Itana ninyo. Pag gumagawa ka ng tama at nasa tama kang direksyon, wala magtatanggol sa iyo. Bakit? Ang katunayan, kaya ka tinanggal. Kaya tinanggal si Liachon. Panganib siya sa pagkakakitaan. Ha? Magiging sagabal siya sa mabilis na pagpapayaman. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Sabi niya, that's how the ball game works and you have accept that. Kaya masasabi ko lang, welcome to the club. Ako rin, ganyan eh. Di ba? Nagreklamo ba ako? Hindi. Hinaharap ko yung consequence. Di ba? Eh, kailan tayo magsasalita? Pag wala ng mikropono. Ha? Ganun ba yun? Sabi ni Liachon, no? Ganito pala yun. Isipin mo, sabi niya, I did not practice for 3 months. Di ako nag-practice.
Eh, doktor ka nga naman, kinikilala pa siya. May pangalan siya, di ba? Lagi siya nasa media. I also have a life. May buhay din kami, di ba? I was not able to be with my children and wife, and then suddenly, I am out just like that. Just like that. Parang kung paano nila babuin, lapastanganin si Vice President Lenny Robredo, ganun na lang. Tingnan mo, di ba sinabi yata ni Senador Trillanes na gusto niyong magtagumpay ang ano nyo, paglaban nyo sa COVID? Lagay nyo si ano, Vice President Lenny Robredo kasi hindi sila makakapagkurap eh, di ba? Oh, ano sabi? Nako! Mga kaibigan, bigla nang kung ano-ano na sinasabi. Di ba? Binabastos na si... Ba't nag-apply ba si Lenny? Suggestion lang ni Trillanes yun eh. Alam namang hindi susundin nyo yun eh. Hindi nyo gagawin yun eh. Bakit? Eh kasi kayo, politika na ang nasa isip ninyo. 2022 na ang iniisip nyo. Baka masapawan. Ayaw nyong masapawan kung sino yung Manchurian candidate. Yun ang ibig sabihin noon. Mga member kayo ng SSS, dapat yung kandidato nyo, ipwesto nyo muna sa SSS. Ano yun? Social Insecurity System. Mga kaibigan, di ba? Eh, mga insecure eh. Oh. Eh, yan naman ang totoo eh. Ano pa ang ikakatwiran nyo kung hindi naman talagang ang masama, wala namang ginagawa yung tao na masama o sinasabi laban sa inyo, binababoy nyo. Kaya kayo, ang nagiging ang pinupuntahan ng ginagawa nyo, alam nyo ba kung ano? Kayo ang campaign manager. Nagiging campaign manager kayo ni Vice President Lenny Robredo sa ginagawa nyo. Kaya Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohan ng pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ngayon, si Mayor Lim, pasadaan natin konti. Si Mayor Lim, pagdating sa press freedom, nako, mga kaibigan, wala kang mababalitaan kay Mayor Lim na napikon sa media, di ba? Alam naman ninyo, dami rin, ika nga, bumibira nung araw kay Mayor Lim, di ba? Mulat sa pool nung naging pulisyan. Pero, marami rin ang humahanga sa kanya, di ba? Ngayon, ako, isa na sa humanga. Ito tatapating ko kayo. Nung umpisa, panahon ni Mrs. Cory Aquino, idol ko na yan si Lim eh. Ha? Katunayan sinasabi ko sa radyo noon, ang madalas malimit kong banata noon, si May Lopez eh, na nakaupong OIC, general si Mayor Lim, director ng Western Police District, ha? Yung Manila Police ngayon, district. Sabi ko, nasa DCMA kami noon eh. Sabi ko, si Mayor Lim, dapat tumakbong mayor, di ba?
Oh, nangyari yun eh. Ngayon, merong isang okasyon, nakaupo na yun si Mayor Lim, hindi ko yan personal na kakilala. Merong isang pagkakataon, pulis pa yan, dyan sa Maynila, siya ang director, nagkaroon ng, merong club nun eh, yung samahan nito eh, sa Manila Hilton ng base. Manila Hilton pa, yung naging Manila Pavilion, di ba? Dati yan Hilton. Ngayon, etong si Linggoy Alcuas na mahilig kumain ng libre, mga kaibigan, naging guest doon. Kasi tinanggal na siya ng administration ni Mrs. Aquino. Di ba? Kasi nga eh, ano yan eh, kalaban ng press freedom yan eh, si Linggoy Alcuas. Katunayan, nandun ako sa radyo, ipinasara niyan yung radyong pinagsasalitaan namin nila Kauding Bartolome noon eh, sa DCME. Nilusob niyan eh. Siya ang commissioner ng NTC noon. Kaya yan natanggal, inimbestigahan ng Senado yung ginawa niya sa amin, mga kaibigan, para mabusa lang kami, para wala nang bumanat kay Cory. Nagsisip-sip siya. Eh, inimbestigahan ng Senado. Yeah, sila yung really nag-imbestiga, oh. Sila Butsakino. Galit sila Butsakino sa ginawa niya. Sipin ninyo yan. Ngayon, yung okasyon na yon, ginanap yung pagsasalita ni naging guest speaker yan doon nung pagkatapos matanggal sa UN Walkers Club. Samahan yun sa Manila Hilton. At nung may mga media, jampak nga eh. At ang haba magsalita niyan, inabot yata ng mahigit 2 oras, nagsasalita yan. Eh syempre, ang media, ang kukunin lang sa iyo niyan ay kukuha lang sila ng highlight dun sa mga sinasabi mo, di ba? Pero ako, may gampanin ako dun sa club na yun eh. Dahil ang isa sa nagpapatakbo ng club na yun bilang Secretary General, yung tatay ko. Oh, ang presidente that time eh, hindi ako nagkakamali, si Arcadio Trinidad. Ha? Mga member niya, mga judge, mga kilalang tao eh. O ngayon, ang trabaho ko, i-tape yung speech at saka yung open forum. May tanungan yan eh, may open forum. Eh ngayon, formal club kasi yun, hindi yung kamukha ng mga forum-forum. Ito formal. Ngayon, na-tape ko sa madalit sabi, buo. Alam dami kong cassette tape eh, dahil nasa radyo nga tayo eh. At saka yung iba rong, kaya ako tinetape din para ma-play ko sa programa ko. Ngayon, itong nangyari, isang araw, siguro mga isang linggo o kulang isang linggo ang nagdaan o ilang araw pagkatapos noon, eh meron akong tambayan dyan sa UN Avenue, yung McDonald's dyan. Nag-i-standby din kami dyan bukod sa Manila Hilton. Pinuntahan ako noon ni Colonel Ernesto Jokno, si Totoy Jokno. Yun ang pumalit kay Mayor Lim eh, nung nag-retiro si Mayor Lim sa serbisyo. Hinanap ako kasi member ng United Nations Walkers Club, si Totoy Jokno. Ngayon, sabi niya, uy, may nagahanap sa'yo, may inutusan. Hinahanap ka ni Colonel Joklo eh. Ay ko, bakit? Hindi. Oh, yan na pala eh, oh. Dumating si Colonel Joklo. Uy, yung speech ni Linggoy Alcuas. Sabi, pinagtanong namin eh, ikaw raw, may tape ka eh. Sabi ko, meron nga o.
Sabi ko, eh kasi pinahanap ka ni, ano, ni General Lim. Eh, gustong mapakinggan yung tape. Ah, ganun ba? Eh sabi ko, ano, dadaling ko na lang bukas. Oh, pagdala ko, kinabukasan, binigay ko kay Totoy Jokno. Binigay yata ako, ewan ko, kung kay Mayor Lim nga niya binigay yun. General pa si Mayor Lim noon. Hindi pa kami magkakilala ni Mayor Lim. Oh, na personal. Eh, kasi noon si Lim, mabait sa media yan eh. Mabait yan eh, kahit saan mo makita yan eh. Pag alam na media ka, babatiin ka niyan. Oh, ngayon, minsan isang beses, nakasabay ko yan sa elevator. Eh, may mga kasama akong nasa media. Di binati niya, kilala niya yung iba. Sabi, punta niyo ako sa ano, sa opisina, sabi ni Mayor Lim, ni General Lim. Eh, sabi ko, General, na naibigay ba sa inyo yung tape? Sabi niya, anong tape? Yung ano, yung sa, yung kay Totoy Joke, no? Sabi ko, kinuha mo sa akin ni Colonel Joke, no? Eh, sabi ni Mayor Lim, ay, sa iba galing yun. Sabi, salamat, ha? Tinapik pa nga ako ni Mayor Lim. Sabi, salamat, ha? Sabi nga nun. Eh, di alam ko nakarating, di ba? Oo. Di, ano, idol ko yan, eh, si Lim, eh. Kasi magaling na pulis talaga, eh. Tsaka maganda ang kanyang track record. Kaya lang, may panahon, nabuisit ako sa isang tao niyan. Kasi sumulat kami, mga entertainers, magkakaroon ng okasyon. Eh, hindi ko naman kayang tustusan yung okasyon mag-isa. So, sumulat ako para humingi ng financial assistance na maipandadagdag sa panggastos dun sa event na gagawin. Baka kalahin mo eh. Masama naging tabas ng dila nung bata ni Mayor Lim. Eh na, pagbabanatan ko na si Mayor Lim sa radyo. Eh, batang-bata pa tayo nun eh. So, yun, nagsimula. Pagkatapos, eh, tumakbo si Mayor Lim, naging senador si Mayor Lim, di ba? Oh. Nung tatakbo na siyang mayor ulit, senador siya noon, ha? Eh, wala namang makita akong pwedeng dapat maging mayor ng Maynila, ha? Labang kay Atienza, kundi si Mayor Lim lang talaga, ha? Ang matino. Eh di, sinuportahan ko ng todo si Mayor Lim. 2007 yan, kayo, yung mga sumusubaybay sa atin, nasubaybayan nyo yan. Alam ko kasi ang background ni Mayor Lim eh, na pag-aralan ko eh. Doon nagsimula na makilala ako talaga ni Mayor Lim. 2007 lang. Oh, mga kaibigan, yung election na yun. Libre ho yan na suporta kay Mayor Lim. Nakita niya naman na sincere tayo sa pagsuporta sa kanya. Yung sincerity ang titignan sa iyo eh. Ni Mayor Lim eh. Siyempre, pulis yan eh, di ba? Kung luko-luko ka lang, hindi ka papansinin yan, di ba? Kung ang hangad mo lang eh, tulong kunyari, pero hingi ka ng kapalit. Di ba? Ayun, nakita yun ni Mayor Lim sa atin. At nung tatakbo nga siya noon na mayor, di dahil sumusuporta tayo sa kanya, may tumawag sa akin isang piskal na babae ng Department of Justice, State Prosecutor. Tinatanong niya kung yung kapatid niya raw ba eh, yung kapatid niya tatakbo palang konsihal sa Maynila. Eh siyempre, nababasa nila ang column ko, mga sulat ko tungkol kay Mayor Lim. Pero hindi niya binabangin. Sabi, meron ka bang alam na partidong pwedeng samahan yung kapatid ko kasi tatakbo, walang partido. Eh sabi ko, meron no. Kaya lang ka ako, baka hindi niyo gusto. Sino ba yung partido? Kay Mayor Lim. Eh yan nga gusto namin eh. Sabi nga nun. Eh kasi family of lawyers sila. Eh, di ba?
May justice yung lolo nila eh. Naging justice ng Supreme Court eh. Eh yan nga ang gusto nga namin eh. Sabing ganun. E di tatanong ko. Tinawagan ko si Mayor Lim. Tinanong ko, Mayor eh, ganito ganun. Eh dalin mo sa akin bukas. Magkita tayo. Sabi niya ganun. Senador si Lim yun ha. Dalin mo sa akin sa Diamond Hotel. Dinala ko. Yung magkapatid, parehong babae yun eh. Nag-aaral ng law. Yung tatakbo, nag-aaral pa ng law. Pero yung kakilala ko eh, ano, state prosecutor ng Department of Justice. Ngayon, alam nyo sabi ni Mayor Lim, na pag-usapan, eh, tungkol sa libel, sabi ko kasi, Mayor, Senator, eh, hindi ko kasi matanggihan to si Piskal dahil natulungan din ako niyan sa nung ako'y magkaroon ng kasong libel. Yung kauna-unahan libel ko, yan o nag-advise sa akin eh, kung anong gagawin. Ah, ganun ba? Sabi, eh, bakit ka naman didemanda ng libel? Eh, ako hindi ako nagdidemanda ng libel, sabi dun sa ano, dun sa prosecutor. Eh, yan o, tanongin mo si Percy, nung araw, binabanatan ako niya, no? Hindi ako, nagdinimanda ba kita? Sabi ni Mayor Lim. Oh. At saka merong, wala akong nabalitang ano yan eh, nagalit siya sa, ang katwiran niya, eh kung anong gusto nila sabihin laban sa akin, kahit hindi totoo, eh wala akong magagawa, mapipilit ko ba silang maniwala, di ba? Yun ang katwiran niya eh. At saka merong isang okasyon ha, nandun yan sa birthday ko, si Mayor Lim, nagtalumpati, sabi, anong libel? Sabi ni Mayor Lim, ako, lahat ng yung mga polis, minumura ni Lim yan. Ako, ha, kayo, ha, sasabihin ni Mayor Lim, sabi raw niya, ayoko nang meron kayong dinidemandang media. Pati mga polis, inuutusan niya na huwag kayong magdidemanda ng libel ha, sa mga reporter. Ha. Oh. Kasi gustong-gusto ni Mayor Lim, binabanatan mo yung nangyayaring katiwalian sa kanyang administrasyon. Kasi hindi nga naman niya malalaman eh, kung walang babanat eh. Kaya kinukwento ko sa inyo, pagka may mga nabanata nun, ipatatawag kagad ni Mayor Lim yun. Pagpapaliwanagin kagad yun, mga kaibigan. Kabaliktaran eh, ngayon eh. Ayaw nang may bumabanat. Bakit? Yun ang tanong. Doon kayo magtaka. Pagka ang isang leader, ang isang namumuno sa gobyerno, gusto niya talaga ng malinis na paglilingkod, eh dapat kamukha ni Mayor Lim yun. Di ba? Ang gusto, binabanatan mo yung mga nakaupo sa kanyang administrasyon upang malaman niya kung ano nangyayari. Yun, doon kayo talo ni Lim. Malaki pagkakaiba ninyo. Kaya ang kalayaan sa pagsasalita, hindi sinusupil yan. Ay, tagaan nyo sa bato, kahit makausap nyo si Mayor Lim, mga kaibigan, dyan nyo siya tanungin sa party na yan ng Press Freedom. Ngayon, ayaw nga niyan yung ano eh, yung sinusupil mo, pati nagsasalita sa laban sa gobyerno, kahit hindi ka media. Ang katwiran niya, eh sino pa magsasalita kung walang ganyan? Yun ang katwiran niyan eh.